May mga nasawi at may mga nasira ring establishmento kasunod ng 6.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Tiwala naman si Pangulong Bongbong Marcos na handa ang pamahalaan sa ganitong sakuna. Para bigyan ng kuha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Hiyawa ng mga nasa mall na ito sa Jensan habang niyayanig ng lindol. Wala nang magawa ang mga naroon kundi magtago sa ilalim ng mga upuan. Ang iba, nagtakbuhan na habang nakikipagpatintero sa mga nalalaglag mula sa kisame ng building. Hindi rin nakaligtas ang eskwelahan na ito sa Sarangani Province sa lindol. Parang dinuduyan ng lindol ang bubong ng covered court ng paaralan. Ang mga estudyante, wala lang nagawa kundi panoorin na lang ang eksena. Sa lakas naman ng lindol sa Davao City, nagkahulog-hulog na ang ilang construction equipment mula sa pinakataas ng gusaling ito. Matapos ang 6.8 magnitude na lindol kahapon, katakot-takot na pinsala ang eksena. Ang mga mall na ito, wasak ang kisame. Nahulog ang mga kahoy, nagbaklasan ang mga bakal. Ang ilang eskwelahan, kumalas na ang kisame. Sa airport, nagkalat ang mga bubog sa paliparan mula sa mga nabasag ng salamin dahil sa lindol. Pagkatapos din ng lindol, bumigat ang daloy ng trapiko sa National Highway at ilang pangunahing daan sa Jensan. Pero kung dyan traffic, ibang eksena sa daanan na ito sa Sarangani. Halos walang makadaan ang sasakyan dahil sa nagkalat na malalaking bato. Bilang tugon, nagbigay na ng medical assistance ng Philippine Red Cross sa Sarangani Province. Nakahanda na rin daw ang higit 14 milyong pisong pondo ng DSWD para sa mga apektado ng lindol. Kabilang dyan ang quick response fund, pati na food at non-food items. Makakakuha rin daw ng tulong yung mga nasiraan ng bahay. So once we identified yung mga lugar kung nasaan yung malaking bilang ng casualty, maaari nating i-preposition doon yung ating mga assets para mas madali nating ipamahagi sa ating mga kababayan. Tiwala naman daw si Pangulong Bongbong Marcos na alam ng mga ahensya ng gobyerno ang gagawin sa mga ganitong sitwasyon. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa mga ito para sa assessment ng insidente. Alam na nilang gagawin. That's my whole point is that we try to organize the government in such a way that these are standard operating procedures already. You don't have to question what do we do next. It's nakasulat na lahat yan. Mobile Journal, Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita.